Ako po si Paolo Villegas. Ako po yung nagmamanage ng mga Silog Meals dito po sa Lugawan Sanyugan. Available po siya from 4 PM to 10 PM every Tuesday and Sunday po. And tuturo ko po sa inyo kung ano, paano po yung process ng pagpa-fry and pagmamarinate po ng mga products namin. And then bibigyan ko rin po kayo ng costings para po if ever na meron po kayong idea na mag-business ng silog, is meron na po kayong idea. HRM po ako, 2 years lang. Bali, nag-aaral po ako ng 2014 to 2016 HRM. So, vocation lang naman siya. And nakakuha naman ako ng mga awards like certificate ng best in barista nung college. Yun. Tsaka NC2 sa baking. Before 2017, nag-work po ako sa DQ for 6 months sa galeria ako na sa galeria branch ng Dairy Queen ako na doon ako nag-work. So after noon, nag-work ako sa HOO sa House of Obagi Dermatology. 2017 'yon. So naka 3 months ako doon. Then after noon, nag-resign ako. Then inasikaso ko yung business ng lola ko sa Divisoria until now. And then after noon, yun na eto na, yung business ko ng silog, binuksan ko na siya, and nag-start na ako last year ng July 10, 2022. Kasi po sa umaga, usually ang lugaw po, every breakfast lang po siya, tsaka hanggang merienda. And then para magkaroon po kami ng market sa gabi, dinagdagan ko po siya ng mga silog. Yun po yung panggabi namin, from 4 PM to 10 PM. So the usually dinner 7 PM to hanggang yun dire-diretso na siya. Minsan 9:30, 9:45 meron pa. Pero ayan yung mga menu namin. So last month nagano na ako nag-upgrade na ako sa Only Rice. So before hindi siya Only Rice. Eh syempre Only Rice ano sa ating mga Pinoy yan. Alam mo naman 'di ba yung tipong pag nakita ng Only Rice, uy wow, ganun. Kaya nag-Only Rice na ako. Last month lang yun. So ngayon, dire-diretso na siya. Only Rice na siya. So, ito yung mga menu. Usually, mga bestseller namin, beef pares, beef top silog, long silog. Actually, lahat naman siya bestseller namin. No? Pero bacon silog namin, yung cheese sauce niyan, homemade. Yun din isa sang maganda sa amin, homemade lahat siya. Wala siyang yung binibili sa labas na products. Lahat siya homemade. Kahit yung longganisa namin, homemade po yun. Apo, homemade. Yes po. Tara po. So, usually, ito po yung cashier. Madalas dito nyo po ako makikita kasi ako po yung nagtitake ng orders, ako po yung nagtitake ng payment, tsaka nagbibigay ng change sa customer, if ever na sobra yung bigay nila. Siya na, yun po. Ito yung, nag-offer din po kami ng mga products ng Coke. Example, Sprite, Royal, Wilkins na mineral water. So dito po ginagawa yung mga orders ng lugaw. Nakikita niyo po, nandiyan po iba't ibang klaseng ingredients po niya like yung baboy, goto, lechong kawali, fried bawang, and yung sang. Yan po. Ito po yung pinaka main process na nangyayari. Cooking, dyan po nangyayari lahat siya. Silog po kasi nasa culture na po ng Pilipino yan. Bali, hindi ko na po kailangan mag-promote sa mga magtatanong na customers, ano yung ganyan, ano yung ganon. So yung silog, nasa culture na yun ng Pilipino, alam na natin lahat yun, so silog. Tsaka common na siya, kilala na siya. Kaya yun yung napili ko. So for today po, tuturo po namin sa inyo kung paano mag-marinate nung daing for our daing silog, tsaka yung chicken po for our cheek silog. So dito po sa daing, add mo po na tayo ng 2 tablespoons po ng garlic. Yan po. Then a pinch of salt. Hindi lang po siya. Pepper po pala rather. Sorry po. Pinch lang po. 2.5 bowls po ng vinegar po. So kasya na po siya hanggang 8 to 12 pieces po ng daing po. Gano'n po karaming daing? 5 po. So minsan 25 pieces po siya. Pero nasosoldo, isa po to sa best seller namin. Nauubos din po siya. So yun po. So ito na po yung pang-marinade.
Lagay lang po natin yung daing. Boneless po to. So, lagay lang po natin siya. Ayan, okay na po. Iba-iba po sa, ano eh, minsan po, ang daing is 110 po. Isang piraso. So, bibili po tayo ng lima nun. So, nasa 550. After po nito, takpan lang po, marinade overnight. Then, ready to go na po siya. Para sa, ano, chicksilog. Ito ang aming, ano, procedure sa chicksilog. Ando, ando, naka-steam ko, naka-steam siya dito. Tapos, no, pag na-steam ko na, ipipirito na lang nila. Tsaka para yung manok, luto siya, hindi siya madugo pag pinirito. Usually, mga ang inaano ko minsan mga 20 or 15 na manok. Pagka kumukulo na siya, yung nai-steam na yung chicken, 20 minutes. Kasi pag umover doon, nalalasog na yung ano manok. So, ganun lang po gawin yung pagmamarinade ng chicken para sa chicksilog po namin. Today po, nasa frying process na po tayo ng silog meals namin. Specifically, yung daing silog po. And ito po si Ate Vanjie, yung cook po namin. Siya po yung in charge sa mga pagpipirito ng and pagpe-prepare ng mga silog. Ayan siya po. Yung sa Only Rice po natin, sinangag din po yung sineserve namin. Startup capital ko ay sa 23,000. Overall na yon, kasama na dun yung mga frying pan, yung mga pampirito na sandok, lahat na po yun. Pati yung mga lagay ng condiments, kasama na po siya lahat. As in, overall na po yun lang. Una-una po yung challenges, kung paano po paiikutin yung capital, pag matumal. Siyempre, nandiyan po yung minsan lugi, minsan yung sakto lang. Especially yung, lalo na po, pag lugi, yun, medyo mag-iisip ka po kung paano nyo paiikutin yung capital. Savings, impok lang para if ever na need ko, may mahuhugot ako. Yun yung method ko. Parang be ready all the time kasi hindi laging mabili. So pag matumal, need mo mag pag nalugi ka, need mo mag may uhugutin ka kasi may savings ka. Handle ng tao, yung mga tauhan, yung pakikisama sa kanila. So syempre, nung una, hindi ko pa alam yung mga ugali nila. Oh, yun. So hindi ko alam kung paano ko sila i-approach, paano nila ako i-approach. Yun, challenges din yun. And eventually, yun, naging close na kami. Second is yung partnership ko sa mama ko na hindi ko alam na pwede pala aming maging ganito na teamwork. Parang teammates kami nito. So dito sa kami nagpapatakbo nito. So, ayun, eventually yung mga problems, for example, yung mga dapat kumpunahin, yung mga Christmas party, ganun, kaya kami nag-aano. So pwede pala yun sa amin na mag-teamwork. For example, ngayon, nag-usap kami tungkol dun sa outing, summer outing ng itong mga employees namin, tsaka kami. For example, yun, kung paano yung pagbabudget nun everyday para makuha namin siya sa yung bills, yung pambayad sa bills, ganun. Tapos, nagtatanong din ako sa kanya na, ma, ano ba masarap na i-add sa menu ko? Yun, Shanghai Silog, sinabi niya. So, apo, mama ko po, si Cecilia Villegas, siya po yung chief cook dito po sa amin. Siya po talaga yung mga recipes. Kanya po lahat yun. Ito po siya. Hi ma, say hi. Natutunan, number one, patience. Yun nga, hindi laging mabili. Minsan yung gusto mo mangyari, hindi agad nangyayari. So patience lang. And perseverance. So everyday ako nandito, everyday. Kahit pa ulit-ulit, okay lang kasi gusto kong ginagawa ko. Tsaka never quit, never give up. Kasi hindi naman lahat permanent eh. Nag-iiba lahat. Kung pwede ngayon, sobrang tumal. Kinabukasan, mas worse. Pero eventually, hindi ganun lagi. Talagang magbabago siya. Everyday po, 8 kilos a day. Aba, naubos naman pag... Aba. Sa isang individual customer po, kakamarami siguro mga 4 na cups ng rice pag yung sa under rice po.
so far, hindi pa naman po naka-experience ng mga 8, 7 na cups ng rice. Pero ready naman po kami dun, kung sakaling may ganun. Yung 8 kilos po, 400 pesos. 8 kilos na po yun. So, 50 pesos per kilo. Tsaka yung rice ko po, hindi po siya yung NFA. Aba, siya po yung nasa high grade na bigas po siya. Ati Manji. Hi. ito po yung longganisa namin for long silog. Pwede po kayong bumili niyan ng per tub. Half kilo po is 300 and 1 kilo po is 600 pesos po. Ito po yung longganisa namin na ginagamit namin sa long silog. Original recipe po namin to and pwede po kayong umorder 300 half kilo, 600 per kilo po. Pwede rin po kayo, open din po to for resellers if ever na gusto nyo po magbenta na. Sir, ang preparations mo for silog, anong oras nagsisimula? 4 PM po, ready na po lahat. Then pwede po kayong mag-request kung gusto niyo po scrambled egg or sunny side up. Tapo. Iba po kasi gusto sunny side up pero walang salt. Iba po gusto naman na scrambled pero may salt. Yun. Pwede po mag-request. Maganda ba sir ang silog? Opo. Okay po siya. Adults po, kadalasan ang gusto nila is yung dying talaga eh. Karamihan ng adults, yung as in seniors pataas, dying silog sila. Kasi yun yung parang, syempre, yun yung parang comfort food ng mga adults. Bali, ano po, sa kanila po, manage ng staff, pantay-pantay. Walang may favorite ka, walang ano. Tsaka, huwag mo isipin na mas ahead ka sa kanila. Pantay lang kayo. Parang ganun po. Kasi relationship, sa tao tsaka sa leader is yung dapat maayos, hindi yung ano ka magsalita, diba? Kasi sa DQ, ganun din po. Yung manager namin, approachable naman siya. And kung may gusto kang matutunan, nahayaan ka niya para if ever na mag-fail ka, matuto ka dun sa failure mo na. Magagalit siya, pero yung pag nagalit naman siya, may point. Hindi yung magagalit siya ng wala lang. So, pag sinerve po namin siya, nakalagay na po siya dito sa, naka-portion na po siya sa gantong tub. So, diretso na lang po siya sa cooking pan. So, minamarinate po namin yung tapa namin para sa top silog is a night before po yung marination. Para yung pong flavors ay kumasok po dun sa pinaka-beef. Buti nga, meron ngayon. Kasi madalas sold out siya. So ngayon lang nagkataon, may natira na isa. Isa lang tama, no? Oo, isa. Kasi yung ano, binagawa ko din, hindi pa namang bukalikan. Mga gano'n po kadami pinaprepare yung a night before? Mga 2 kilos. Ilang servings na po yung ano? Yung 2 kilos, nasa ano na siya? I think mga 28 servings. Oh, 28 pataas siguro. Oh, pataas pa. Mga 32. Servings. Tapos na po yung tapa for top silog natin. So, well done na po siya and preparation na po. Usually, family, tapos couples, age nila siguro mga 30 and up, and early 40s. Especially pag Sunday, yung mga galing sa church, dito sila dumidiretso. Merong church na malapit. Before, yung sa lola ko, kaso hindi mismo ako yung nagmamanage yung lola ko. So, kahit paano, may natutunan naman ako doon, like perseverance, hard work, ganun. Savings, ganun. So, yun.
Pero ito, yung first time ko to, first time ko talaga mag-handle nung sa akin mismo. So far, so good naman. Okay siya. Take risk. Kasi hindi mo alam kung mag-work or what. Pero lakas lang ng loob. Kung gusto niyo talaga yun, passionate kayo about sa business na yun, go lang. And then, pag nag-fail ka naman, pwede ka uling, may matututunan ka actually sa failure. So, gawin mo lang yung motivation and fuel para magpursige ka pa. Hindi naman porket nag-fail ka once, puro failures na yun. So, hindi ganun. And then, siguro yung pagiging passionate din sa ginagawa mo. Kasi, dun lalabas yung eagerness mo na may ma-prove ka doon sa business na ginagawa mo, pag passionate ka. Then, everyday, pagigising ka, masaya ka kasi gusto mo yung ginagawa mo. So, importante rin yun sa business. Kasi, lugaw, then transition ng silog. So, medyo risk siya kasi yung iba na gusto pa ng lugaw sa gabi, may nangyayaring ganun na naghahanap pa sila ng lugaw sa gabi. So, magugulat sila, silog na pala, so hanggang 5:30 lang. So, yun. Risk din kasi hindi ko alam kung mag-work ba siya or magugustuhan ng tao. So, yun. Medyo risk din. So, tinake ko lang yun. Sabi ko, okay lang kasi gusto ko naman yun. Siguro mga 2 months pa eh. Hindi ko kagad siya nakita nung nag-start ako eh. Nakita ko siya yung 2 months na. Sabi ko, okay ah. So, nag-start ako na small lang talaga eh. Nag-start ako ng yung... Hindi siya malakas, ganun. Hindi rin siya ano. So, nung nag-2 months na, so medyo nakikilala na ng tao. Ayun, sabi ko, okay din pa. Okay siya. Yun, passion ko po yung sa food industry. Actually, nagdagdag din po ako ng mga menu like Shanghai Silog and yung upcoming ko po na business na milk tea. So, nag-milk tea na rin po ako. So, buy one, take one po yun. And meron na po akong mga foods, beverages naman. Why not? Aba, sige po. Actually, hindi pa po siya ayos. Prepare pa lang po ako. Pero yung stall, gawa na siya. In demand yung milk tea sa mga millennials, especially sa mga students, couples din na gusto mag-milk tea. And then, buy one, take one to eh, actually. Tapos, pwede silang mamili kung cheesecake or brown sugar or cream cheese yung papalagay nila sa milk tea. Apo, food talaga. Kasi unang-una, mahilig po akong kumain. Tsaka yung everyday needs po yan ng tao. So, yung... Kumbaga, bibilin po talaga siya kahit saan, kahit kailan. Customers kasi kailangan po natin siya araw-araw. So, kaya food din po yung naisip ko na business. So, ngayon po, mag-prepare tayo ng mga silog natin kung paano po siya yung rice, kung paano po ilagay yung rice, yung ulam, and yung itlog po. So, first po is 1 cup ng rice. So, sa only rice po namin, 1 cup din po yung, pag magpapa-only rice po ko, 1 cup din po yung nilalagay na. Yung portioning. Kuya rice. Okay po. Then, lagay po natin yung ulam. So, in case po nito, daing silog. So, lagay po natin yung daing. So, then, itlog po. Pwede po kayo mag-request kung gusto niyo po ng sunny side up or scrambled egg po siya. Then, 1 teaspoon po ng fried garlic for garnish it. Po. Then, side dish po ng achara. Ang profit po dito sa isang plate is 40 pesos. Binibenta ko po siya for, hindi pag regular po, 95 pesos. Pero pag only rice po siya, 115. So, mas mahal po siya ng 20 pesos, only rice na po siya. Next po natin ay yung preparation tsaka plating po ng chiksilog. Bali, ganun po ulit, 1 cup of rice. Success in a way na kasi may growth, marami akong matututunan.
Then, syempre, yung profit, okay din naman siya. So, oh, I consider this a success in business ko. Yan po. Yan po ulit. Per month. If ever na mabili po, at as in talagang yung sobrang bili, kaya po yan kahit mga 30 to 35K. Apo. Pag sobrang bili po niya. Net na po yan. Then yung egg po. Again, pwede rin po kayong mag-request kung gusto niyo po na scrambled or yung usual na sunny side. Bali, November po yun. Sobrang yung peak ng tao. Sobrang dami. Apo. Actually, mahina po yung ano nun eh, yung online tsaka delivery. More on dining po talaga. As in, yung may mga nagwe-wait na po dyan na may tumayo para makaupo lang. And then yung side dish po natin na achara. Yan, ready to go na po. Dito naman po, ang profit is nasa 35 pesos po per plate. And then ang price po niya is 120 pesos kapag hindi po siya unleyrized, yung regular lang. Pag unleyrized po is 140 pesos. Next po is yung preparation po ng long silog. So, ito, isa po sa mga bestseller namin to. To be honest, naging ano ako eh. Parang mas nag-focus na ako sa business kaysa sa work. Parang mas nag-stuhan ko siya. Pero hindi, syempre, iba-iba naman tayo, no? So, yun. Tapos, yun, kahit paano nakakapag-ipon. Nag-ipon na rin kasi next year, ready to settle na ako. So, nag-iipon-ipon. Nung nag-work ako, yung biyahe pa lang time-consuming na eh. Kasi, yun nga, 3 hours before, maalis na ako. For example, 12 PM ako, closing. Alis ako ng 9 para hindi talaga ako malit. Bali, ang price po nito, pag hindi unleyrized, is 95 pesos. Pag unleyrized po, is 115. Then, meron po kayong profit na 40 pesos din po per plate. So, ito na po yung preparation natin for our top silog po. 1 cup of rice po. Hmm. Ay, hindi po. Pag sobrang peak lang. Not month. Per month. Kasi yun yung pinaka-highest ko. So, every month, iba-iba. Kasi iba-iba yung ano ng tao. Pero usually, mga per months, yan eh. Ano na yan? Peak season na yan. Ano sir, ang peak? Minsan, nag-ano ko yung tipong nagbababa ng price, parang promo, gano'n. Parang medyo makahatak ng tao. For example, Happy Hour, gano'n. Gano'n po. Ano po yung Happy Hour niya? Bali, dalawa yung ulam sa isang plate. Pero same price. Usually, pag mga summer, yan, yan ay. Garnish. Yan yung ulam. Ganito po siya ang serving. Yes po. Ganyan po. Gano'n po madami? Yung nasa 30 grams. Ganyan po siguro. Siguro yung pinakamaliit po sa akin nun na talagang na-reach ko is 5. Sobrang tumal po talaga nun. Siguro maka-reach ka kahit sales ng mga 6,000 po. Hindi po kayo lugi, hindi rin ano. Wala rin po malalabas na puhunan. Break even lang po talaga. Sa gano'n lang po. Tsaga lang po talaga. Opo, sa ibang... Nakapawi ka ng November. Opo, November po talaga. Very memorable po sa akin yung November 2022. Yun po, peak season. And then, umabot na po ako sa point na yung ibang customers ko, wala na maupuan. So, naghihintay pa po sila para may tumayo. Tsaka lang po sila makakaw. Iba po, may kasama pang pets. Ganun. Ang ano rin ko rin po, hindi naman po lahat permanent. So, kung laging matumal, hindi naman po permanent yun. Darating din po yung fruitful days. Future plans ko po is maparami pa. Mag-add pa po ako na iba pang menu na gusto ng tao. Then second is yung sa mag-focus din po sa milk tea business ko, which is hindi pa naman po bukas. Tsaka next week po, by next week, hopefully, mabuksan na. Yun po.
And yun, yung consistency po ng mga lasa, yun pong importante sa lahat, yung quality. Sa mga gusto pong mga gano'n, take risk lang po. Ang business risk talaga siya. So, kung matatakot kayo, walang mag-fail. Normal po yung failure. Failure po, may matututunan kayo dyan kung ano po yung mga susunod yung gagawin. Hindi nyo na po gagawin dahil sa failure na yun. So, malaki na ang chance na mag-succeed. Tsaka, yun lang, take lang ng risk. Take lang ng risk lagi. Take lang. Hanggang sa makukuha nyo yun. We're located sa Malabon, Nugan, Barangay Nugan, Malabon City. Number 25, M. Aquino Street, Barangay Nugan, Malabon City, Lugawan sa Nugan. So, ang offer namin is 8:30 a.m. to 5:30 p.m. mga lugaw and iba pang varieties ng merienda. And then 4 p.m. to 10 p.m. Mga silog meals na po. Open Tuesday to Sunday.